Halos 21,000 kilos ng tilapia sa lawa ng Taal sa Agunsilyo, Batangas, nangamatay. Pagbabago sa temperatura, tinitingnang sanhi ng fish kill ayon sa BFAR Calabarzon. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Is na de-deplete o nababawasan daw kasi yung oxygen level sa ilalim ng lawa ng Taal, kaya yan ang resulta sa mga isda. Pero ang paglilinaw ng mga otoridad, walang kinalaman yung aktibidad ng Taal ha sa fish kill. Sa pool ng fish kill ang libo-libong kilo ng isda sa Agunsilyo, Batangas. Hindi na mapakikinabangan ng halos 21,000 kilo ng isdang tilapia nang mangamatay dahil umano sa dissolved oxygen sa lawa ng Taal. Prior to that, mainit yung panahon, tapos pagkahapon po or gabi ay biglang buhos ng ulan. So, nagkakaroon din ng pagbabago dun sa dynamic. Ayon sa Agunsilyo LGU, apektado niya ng mga barangay ng Bilibinwang at Banyaga na may mahigit sa 50 fish cage operator. Ang mga namatay na isda agad dinala sa nakalaang mortality pit. Sinisiguro raw nilang hindi na ito makakarating pa sa palengke para maibenta. Automatic kasi na minomonitor ng aming hanggapan ng aming agriculture office at the same time ng aming environment office na masigurado na sila ay may isisako na at mailagay na sa aming mortality pit. Paglilinaw ng mga otoridad, walang kinalaman sa aktibidad ng Taal ang fish kill. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng danyo sa fish kill. Okay, Ace, ang sabi sa atin ng BFAR Calabarzon, may aktibidad man daw ang bulkang Taal o wala, ay sadyang nangyayari yung natural occurrence sa mga isda. At yan muna ang latest mula rito sa Agunsilyo, Batangas. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.